Hi guys! Andito ulit tayo para magbigay ng bagong kwento sa Huwag Kang Mangamba. Last episode po natin ay napag-usapan natin na dinalaw nila Mira Joy at kari itong mga kuya niya sa kulungan. At napag-usapan nga noon na sila Aldo pala ang binayaran ni Simon para i-claim itong Kalansay. Ngunit nagtanong naman ito si Joy kung ano ang dahilan bakit sila ang binayaran ni Simon para i-claim ang Kalansay. Ngunit sumagot naman si Aldo na hindi nila alam kung bakit ito pinaklaim sa kanila basta tinanggap na lang nila ang bayad. Sinabi naman ni Mira kung nasaan na ba ang Kalansay. Pwede ba itong ituro sa kanila? Ngunit hindi na alam ni Aldo kung nasaan na itong Kalansay, kung nilibing ba ito o nasaan na dahil pagbayad daw sa kanila. Pagkatapos nilang i-claim ay sinabing sila na daw ang bahala nung Kalansay. Sa bahay naman ni Eva ay may kausap itong nagngangalang Henry sa video call at sinabi ni Eva, "Very very interesting Henry." Sino ba naman ang mag-aakalang sina Mira at Joy ay apo ni Barang? Sinagot naman si Eva ng kausap niya. "Good job, Eva. Good job. Gandahan mo ang dokumentary na yan. Dahil mataas ang expectation ng management. Yes, hindi mo na kailangang ipaalala yan. May meeting kami mamaya ng mga staff." At nagpaalam na itong si Eva sa kausap. At si Miguel ay nasa tabi naman ito ni Eva. At sinabi nito ni Miguel, "I'm sorry, narinig ko. Lola pala nila Mira at Joy si Barang?" "Oh yes," ang sagot ni Eva. "Ginawa ko, tinrace ko kasi kung sino nagampon sa anak ni Barang." "Oh, that's crazy," ang sagot ni Miguel. "Galing mo talaga," tugon pa nito. "Hindi ba naging busy ka na dyan?" ang sabi ni Miguel kay Eva. "Bakit naman?" ang tugon ni Eva. "E paano yung wedding preparation natin?" Sinabi ni Eva na hindi naman kailangan na maging malaki ang kasal nila. Ang kailangan at importante ay ang magkasundo silang dalawa, ang sabi nito ni Eva. Very important daw ang documents na yon kay Eva dahil marami ngayong nagsusulputan ng mga mas bata pa at magagaling na mga journalist. Yan ang paliwanag ni Eva kay Miguel. Ngunit ang gusto ni Miguel ay mag-resign na ito sa kanyang trabaho. Eh kasi balang araw ay tatakbo daw siya sa national, so magiging first lady daw itong si Eva. Ngunit nanindigan itong si Eva at magiging dam expose daw ito forever at hindi niya daw kailangan maging isang first lady. Sa restaurant naman nila Pio, tinanong ni Rebecca si Mira at Joy kung kumusta naman ang pagdalaw nila sa kapatid ni Kari. Kasabay ng pagtanong ni Pio kung nagustuhan daw ba nila ang luto ng nanay Rebecca niya. Nadala nila doong pagkain. Ngunit walang sagot sa tanong ni Pio. Si Tomas naman ang nagtanong sa mga bata kung okay lang ba sila. Sumagot naman itong si Joy. Sila Kuya Aldo pala ang nag-claim ng Kalansay dati Mang Tomas yung inanod sa simbahan na lumutang sa bagyo. Si Sir Simon daw po ang nagpa-claim nito, ang sabi ni Mira. Pinagpanggap daw po sila Kuya Aldo na kamag-anak nila ang Kalansay. "Totoo po ba Mang Tomas? Di ba nagtrabaho ka po sa kanila?" "Oo, totoo nga na si Sir Simon ang nagpa-claim ng Kalansay. Pero di ako nag-asikaso nun eh. Bakit po pinaklaim tay?" ang sabi ni Pio. "Dahil gusto ni Deborah, ipasarado na ang kaso. Dahil gusto nito, patayuan ng healing dome niya ang lupa ng simbahan. Pero di ba hindi naman natuloy dahil nakuha niyo ang lupa ng simbahan?" Yun ang pagsasalaysay ni Tomas kina Mira at Joy. Ngunit tinanong naman ito ni Joy, yun ba talaga ang dahilan na natigilan naman itong si Tomas? Sa kulungan naman ay napiansahan na sina Aldo at Bruno. Napiansahan ni abogado ni Simon. Nagtaka pa nga ang mga ito, bakit daw ginawa pang piyansahan sila ni Simon pagkatapos ng ginawa nila sa loob. Ngunit sumagot naman itong abogado, "Hindi siya mag-aaksaya ng panahon at nakasisigurado ako na hindi siya nawala siyang alam sa nangyayari sa inyo sa loob." "At anong kapalit?" ang tanong ni Bruno. "Ang hinihiling niya lang," sabi ng abogado, "ay huwag na silang magsalita tungkol doon sa Kalansay at manahimik na lang kayo." "Nagkakaintindihan ba tayo?" ang sabi ng abogado kina Bruno at Aldo at umalis na ito. Joy naman ay nag-uusap. Ang sabi ni Mira, ang saya daw siguro
kung magkikita na silang lahat. Dahil buo na daw sila ulit, mag-aaral daw siya at mag-iipon at magkakaroon daw sila ng sariling bahay. At bigla siyang natigilan at sinabi niya, si mama kaya nasaan na? Sana okay lang siya. At naririnig naman sila ng lola barang nila. Sinabi naman ni Joy, diba, naghinala ka dati na si mama yung kalansay? Bakit mo naman naisip yon? Ang sabi ni Joy kay Mira. Kasi pareha sila at pagpunta ni mama dito sa Hermoso. Sinabi naman ni Joy, Mira, paano kung... Ate, hindi. At nagising itong si Barang. Sinabihan ni Barang ang kanyang mga apo, hindi totoo yan mga sinasabi nyo ah, dahil buhay pa ang anak ko. Nagpaliwanag naman itong si Mira. Sabi ni Mira na buhay pa nga daw niyang mama. Naniniwala si Mira na buhay pa ang kanyang mama dahil nararamdaman daw niya ito. Ganon din ang sinabi ni Barang. Sinabi ni Joy kay Mira, Mira, bakit ba hindi ka naniniwala? Hindi sa sinasabi kong mali ka ah, pero bakit sarado ka doon sa posibilidad na baka si mama yon? Dahil kay bro ate, unti-unti na tayong binubuo na si mama na lang ang kulang, ang sagot ni Mira. Higit sa paniniwala, sinabi ni Joy na dapat daw mapatunayan nila na buhay pa ang mama nila at hindi yon ang kalansay. So guys, abangan na lang natin ang susunod pang mga plano nila Mira at Joy kung ano ba ang gagawin nila doon sa kalansay. Sa tingin nyo ba ipapa-DNA test nila ito? Abangan nyo guys dito lang sa aking channel, kaya mag-subscribe ka na para updated ka sa lahat ng aking mga kwento. Hanggang sa muli, paalam!